po ang inyong attorney. Yan, aking nabansagan po ako dito sa Crowd One, team influencer ng attorney. Kasi po ako po ay galing po, nagtrabaho po ako sa husgado. Sa judiciary po ako nagtrabaho for 34 years. Kaya nung nalaman po ni Coach Doc Dan, aba ay ako binigyan ng title na attorney. Ibig sabihin, A-T-E-R-N-I, ate ninyo, attorney. Yan. Ano po ba yung ano ng problema ngayong ano, lalo na po ngayong pandemic? Ano po? Ako po, personal ko pong testimonya. Kaya po, I believe na ito po ay binigay sa akin ng Panginoon. Dahil nung nag-pandemic, akala ko po ay sandali lang, wala pong nakakaalam kung gaano to kahaba. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa at dumadami pa rin po yung problema. Noon pong nag-pandemic, kunting kwento lang po, meron pa po akong kunting pera. Kasi po ako'y nag-retire 2019, may kunting pera pa ako hanggang sa umuwi po kami sa aming probinsya. Dahil meron po ako noon, wino-work out na networking company. So, tuwang-tuwa kami kasi kaya po ako nag-retire sa totoo lang dahil maganda po yung kita. Pero, to shortcut, dumating po yung 2020, wala po akong natira. Wala po akong savings. Wala pong natira dun sa mga products. Wala po kaming package. So, dun po ako napilayan. Napilayan po ako, ang hirap pong umorder ng products, nagagalit na po ang mga customers, ayaw na sila makipag-usap sa akin. So sa madalit sabi po, talaga pong nasagasaan po ako ng pandemic hanggang ngayon. Dumating po sa punto, August, September, October, talagang kami po ay wala na po. Hindi na po kami halos makasurvive. Sa totoo lang po, kami po ay nakipag-usap sa barangay na kami po ay isama sa ayuda. So, biruin nyo po yun. Nakakaiyak po, pero talagang totoo. Ako po, sabi ko po sa kapitan noong una, dahil ayaw po kaming tanggapin, dahil kilala po nila ako na galing po ako sa government employment, alam po nila yung sitwasyon ko po dati. Pero ako po ay nung may paliwanag po po, na sabi ko po, alam nyo po, kapitan, malakas pa po ako. Hindi ko po kailangan ng ayuda, pero ano po magagawa natin ngayon? Hindi po makakilos, wala po makalabas, as in totally zero. Sa madalit sabi po, kami po ay naisingit sa ayuda. Pero inyo po, hindi ko halos malunok. Dahil parang may pride. Sabi ko, dati ako po yung nagbibigay ng tulong. So yun nga po yung sabi nila, hindi mo alam kung nasaan ka ngayon, nasaan ka bukas. So, kailangan po natin palang, marami po akong naging lesson po dito. So, dumating po yung October, November, nagsasaliksik na po ako, naghahanap na po ako ng mapagkakakitaan. Ayan, nakita ko po sa YouTube ang isa pong, ang tawag nito, meron akong natutukan dyan na isang vlogger na nagtuturo kung paano kumita. Pero hindi ko naman po siya masyadong maintindihan dahil nga po masyadong techie yung kanyang mga tinuturo dahil tungkol po pala yung sa cryptocurrency, tungkol po sa trading, ganyan-ganyan po. Pero dumating po sa punto na nagkausap po kami. And then dumating po yung end of November, ako po ay nag-grant po ako ng loan dahil po nagkasundo po kami ng mister ko na mag-start man lang kami kahit pang survival, mag-start kami ng kahit sari-sari store. Alam niyo po, salamat sa isang kaibigan na tumulong sa akin na nag-grant ako ng loan ng 50,000. Tama naman po, December 2, may naligaw sa akin messenger na webinar link pala yon. Hindi ko po alam. Hindi ko po yun binuksan. Kunting ano na po to ha, kasama po to sa aking ano patutuo. Hindi ko po yung binuksan, sa madalit sabi po, ang akin pong ginawa, nagtanong ako doon sa tao na yun. Yung pala ho, yun po si vlogger. Alam niyo po kung sino yun? Si Pinoy Influencer. Pinoy Influencer, famous po siyang vlogger sa YouTube. Hindi po kami magkakilala kasi ang sabi ko, tinapunan lang ako ng link. Ang sabi ko sa kanya, sir, ano po ito?
Ang sabi niya, ma'am, business opportunity po yan, baka gusto mo. Ang gandun lang. Then sabi ko, ay, business opportunity. Sige, sir. Dahil sa dami ko nang napapanood na ano mo, ako'y nagtitiwala sa'yo. So, risk taker ako. Ako po ay nag-in agad. Then ang sabi niya, sige po, at i-endorse ko kayo kay Doc Dan, kay Sir Danilo Amorao yun. Siyempre, nandiyan ang duda, nandiyan ang ano, dahil siyempre, sabi niya, i-endorse daw niya ako sa isang tao na hindi ko lalo kilala. So, sa madalit sabi po, para po ma-shortcut yung ano ko, ako po ay sumugal, kung tawagin. Sumugal po ako. Sumugal po ako dyan at umpisa din po akong nag-research nung ako po ay naka-in. At yun nga po, negative agad ang aking nakita. Ang sabi ko na naman po dun sa nag-invite sa akin, sir, ano po ito? Naku, kawawa naman yung aking 6,000. Ikakain na po sana namin ng mahaba-habang araw. Diba? At sabi niya po, ay ma'am, anticipated ko na yan ay makikita mo. Yun po ang sagot. So, kahit pa paano, lumakas yung loob po. Ngayon po, nung i-endorse na nga po niya ako kay Doc Dan, wala akong alam na pagkakakilan lang sa kanya, pero nagtiwala po agad ako. So, yun po akin po, dire-diretso po ako mula po noon, nanood po ako ng webinar, nag-attend ako ng webinar, lahat ng mga mapapanood po sa YouTube, hanggat kaya ng oras ko, yun po ang ginagawa ko. Awa po ng Diyos, mula sa pag-iisa, ito nga po yung sinasabi ko sa team po, mula sa pag-iisa, ngayon po, sa oras na ito, more than 300 po yung aking members sa team pinagpala. Praise God. Thank you, Lord. So, yan po. Diyan ko po muna tatapusin yung aking bahagi ng patutuo ko. At sabi ko nga, alam ko po na sa panahon ito, marami pong nangangailangan ng opportunity. Kung ikaw, kapatid, ay isa ka dito na katulad ko, ito, pakinggan mo, unawain mo mabuti ito, at I believe makakasama ka sa biyaya na ang tawag po namin dito ay mana. Ito po ay bigay ng Diyos. At pagsamasamahin po natin ang ating pong mga ating pagtulong-tulungan po natin. Sa lahat ng subscriber, please share it to your friends. Subscribe now here. And don't forget to hit the bell. See you. God first.